Okay, mga bro. Good morning. Ngayong umaga, tayo'y mamamalengke. Tayo mag-grocery ngayon. Kasama ko si... Kasama natin si Mrs. So, tara, samahan nyo kami. Mamamalengke tayo. Okay guys, nandito tayo sa grocery ngayon. Mag-grocery tayo ng konti. Para sa linggong ito. So, yan, kasama ko si Mrs. Bibili kami ng konting mga roba. Okay. Pag-hilaw ka naman. Yan. So, ngayong araw na to kasi medyo lumawag yung anong tawag nito? Security. So ngayon, pwede po kami lumabas ng mga bahay. Although naman, pwede naman lumabas kahit naka-lockdown ay dito sa mga supermarket ay pwede naman lumabas. Dito po. Pero ayan, tignan nyo. Kami po ay pipila ngayon. May konting pila lang naman. Magmula kasi nung lockdown, ganito na lang nangyayari sa mga supermarket dito sa Piresa. Kailangan mong pumila dahil yung bilang ng tao sa loob ay minimintingin po nila yung dami ng taong pumapasok. But anyway, saglit lang naman to, hindi naman siya katagalan. Pero dati, nung nakaraan taon, nung kasagsagan ng lockdown, kumukuha po kami ng parang appointment online para at least hindi po kami pipila ng matagal dito sa loob. Dito sa lugar nito. Ayan, nakapasok na tayo. Mabilis lang naman. So, medyo konti lang ang tao. Ganito kasi yung regulation dito, medyo nililimitahan nila yung bilang ng tao dito sa loob. Para syempre sa security ng bawat isa rin, para safe. Ano binili mo? Ayan, bumili siya ng basiliko. Ayan, so dito tayo. Ayan, ang isalunga. So, hahanapin natin yung mga sale. Kung ano yung mga sale dito. Kunti lang namin bibili namin kung kunting gulay lang tsaka mga prutas. Yan, kumuha si Mrs. ng pragula. Okay, ito, kuha tayo ng kunting mansanas. Medyo 20% off kasi siya. Ito yung isa sa mga paborito kong kasing mansanas. Pangalan niya Fuji. Okay. Pwede na ito. Kuha din tayo ng pineapple dahil 30% off din siya. Ito medyo malaki. So, ito ay 1 kilo pa natin kung magkano to. So, punta tayo doon. So, ayan. So, number 2. Ayan siya. Diba? Umura lang. 1 euro and 67 cents. Kuha tayo ng kunting prutas. Banana. Dito tayo sa medyo mas mura. Yan. Magkano? 90%. Diba? Ito yung mga, sa mga insalata. Kuha tayo ng bawang. Para sa Pilipinas.
Walang, mayroon pa kasi kaming sibuya sa bahay, kaya bawang na lang muna. Yan, kumuha rin ako ng ito, yung gulay na yan. Actually, pwede na siyang kainin na fresh kahit yan, yung gulay na to. Yung salata romana, pero lagi ko sa sinigang na ulo ng salmon eh. Yung salmon. Para madali lang siyang maluto. Ayan. Ayan, so. Tinitignan niya ulit yung mga sale. Ito yung mga part na maraming sale. Ayan. Kumuha siya ng konting cheese, tsaka yogurt. Chicken. Ayan. Kuha tayo ng konting chicken. Hello, okay. Ang ginagawa namin lagi sa chicken, kumukuha kami nung yung legs na medyo malaki. Dahil ginagawa namin parang ano to, mang inasal. Ayan. So, gusto-gusto rin ni Mrs. yun yung lutong ganun. Madali lang naman siyang i-prepare. Kumbaga, pang-marinate na Pilipino, yun lang naman. Pwede kayong gumamit ng legs o kaya chicken dress. Pwede mo. Ito siya. Ito yung kinukuha namin. Ito. Yan. Ito na. Tingin din tayo ng wings. Ito na lang. Gagawin namin wings Korean style. Kuha rin tayo ng kunting pang nakarne ng baka. Pang nilaga. Okay mga bro, ito yung mga karne ng baka dito. Kumisan pag naglalaga ako, ang kinukuha ko, kumukuha lang ako ng kunting ito, tulad nito, maliit lang siya. Then, dadagdagan ko siya ng ito, mga buto-buto. Di ba? Kasi mas malasa kasi ang sabaw nito pag pinakulaw mo ito ng medyo matagal. Pero tignan mo naman yung presyo. Oh, 41 cents lang. So, ito yung lagi kong ginagawa. Kaya, mga bro, kung gusto nyo makatikim ng medyo mas malasang sabaw, ito yung mga kunin nyo. Pero minsan pag nagkataon, may mga buto-buto talaga na medyo maraming laman na naiwan. Pero ito okay siguro to. So isa nito. 'Di ba? May laman-laman pa siya. Pero paa siya ng baka, kumatuhod ng baka. Ayan. Okay. Let's go. Doon naman tayo ngayon. Kuha tayo ng kunting gatas. Ano ba? Saan? Ang kinukuha namin lagi ay ito. Patayin ito. Ito. Siguro dito wala na. Doon naman tayo ngayon. Anyway guys, kami naman dito ay nagro-grocery lang kami ng once a week lang naman. Kung ano lang yung mga kulang sa bahay, pero nasa kasi may mga natitira pa rin kami ng mga pinamalingke namin nung nakaraang linggo, ganun. Ganito mag-grocery si Mrs. Lahat dinadaanan niya. Kahit walang bibili. Kaya pwede siya ng mga bro, kung di nyo nakikita yung mukha ko dahil dito sa loob ng grocery, ay kailangan po natin na maglagay talaga ng mask. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako, pero mayroon naman tayong mic, kaya nawa naririnig nyo ako. Yan, dito naman tayo sa mga ice cream. Yan. Yan, si Mrs. tumitingin siya ulit kung may sale.
hindi naman kami bumibili ng ice cream kung sale, kung hindi siya sale. Minsan kasi kinakain lang namin naman to pag Friday night. Manyum. Yan. Okay. Kasi sale siya ngayon, ano. $3.99. Anong kakainin mo ngayon? Doon na lang tayong tinapain ba? Bili na lang tayo ng konting tinapay ngayon para sa lunch. Dahil wala na tayong time para magluto. Yung pizza. Pizza Romana. O gusto mo yung may kumagado? Okay na to. So, ito yung magiging lunch namin today. Pizza! Okay, tapos na yung pamamalingki namin. So, magbayad na tayo. So, kunti na lang, tayo na. Ayan. Tapos na yung nasa harapan ko. So, ayan guys, naibaba ko na yung mga pinamili natin. So, maghihintay na lang tayo para magbayad. Siguro kunti lang naman to. Hindi naman kami masyadong namili ngayon dahil marami pa nga sa bahay. So, magkano kayo yung nagastos namin ngayon? Yun, meron ulit tayong mga points. Ito kagandahan dito mga bro. Pag dito ka nag-grocery, makakahipon ka ng, ang tawag dyan? Punti, mga points, then pag nakumpleto mo yung mga box, pwede kang meron mo siyang reward, kumbaga. The more you buy, the more. Yan. So the more na mas malaki yung binili mo, yan, mas maraming punti ka makukuha. Yan. Ay, yung mga ano yung mga pwedeng makuha? May earphone, power bank, wire. Uy, meron din siyang ano yun. Tara na mga bro, uwi na tayo at marami pa tayong gagawin. Tapos na tayong mamalengke. Okay mga bro, dito na tayo sa bahay. Iayos natin yung mga pinamalengke natin. Ito lang ang pinuntahan natin dapat. Ang bibilin eh, yan ang binili lahat. So, ito yung loob ng rep namin. Walang laman. Puro mga ketchup, mayonnaise, fruit juice. Gulay-gulay. For our... Hindi buo ang isang linggo pag wala yan. Okay, so ayan, kain na tayo mga bro. Okay. Ito yung mga collection din namin. Pero ang pinakamaganda, ito. Sino nakakaalam niyan? Woo! Whale shark. So galing kami Pilipinas nung before ng pandemic. Actually, nasa eroplano kami. Nag-start na ang pandemic. Kaya so last year pa 'yun. Dawa na alam. Nung umuwi kami. So nung umuwi, pero lagi pang iniingatan ni Lord. Actually, mga bro, nung umuwi kami, eh daming nangyari yung day. No, day after o yung day na mag-flight namin, on the way na kami puntang babalik dito. Pumutok din ang Bulkan Taal. Next year, natin alam kung mag-okay na gusto namin bumalik ulit ng Pilipinas. So guys, kain na tayo.
daan natin ay medyo mataas. Sabihin natin, isa sa mga pinakamagandang spot dito sa City of Florence. So, pansin namin eh, medyo marami ng namamasyal. Tignan nyo yung daanan. No way, ang pangalan ng lugar na pupuntahan natin, kung nagapunta na kayo or narinig nyo ay Michael Michelangelo. Michael daw, dahil Italiano, Michelangelo. Ulit tayo ng parking. Okay, so nandito tayo. Labas na tayo at isuot natin yung mga gear natin. So kailangan natin ng importante. Ito, lagi. Okay, see you mamaya sa labas. Okay guys, nandito na tayo. Kasama natin si Mrs. Ay, si Mrs. Amore. Yan, kita niyan. Ito ang Michelangelo. Wow. Siguro naman hindi tayo makaka-copyright diyan. Yan. Pasensya na kayo at hindi siya naka-brief ngayon. Kayo pa man naman ang mag-stay sa lugar na yan at maraming tao, hindi kayo mahihiya. So, ito po ang Michelangelo. Mataas na place po ito ng Firenze. Pakita tayo. And here we are. No. Amore, Mrs., anong masasabi mo't nilabas ka na? Oh, yeah. Pero medyo konti pa rin yung tao dito. May namali. English. Buti na lang. Buti na lang English. Okay, so nandito na po tayo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung makapagagandang view ng Florence magmula dito. So, ito po yung Firenze. Ooh. So, sa panahon pong ito ay wala pong masyadong mga turista sa lugar na ito dahil galing nga po sa pandemic. Pero anyway. Pero sa gabi po rito ay maganda rin, ang mas maganda ba? Sa gabi? Lalo pag summer. Ayan, so medyo malamig pa rin po yung hangin. So, ito po ang Florence. O, Firenze. Okay. Tignan po natin yung kabaligiran natin. So, medyo konti lang po ang tao po ngayon. At medyo malakas ang hangin. At nilalamig na si Amore. Oh, yan. Yan yung Julia ng Firenze. Baliktad yung tinitignan natin. Punta tayo doon. So, according po kay Mrs. According po kay Mrs. Amore, kung mapapansin niyo po itong grass pong ito ay ito po yung pinaka-symbol ng Florence. Yeah. So, ang ganda, di ba, ng view?
At kung iikot ka ba dito, siyempre. Yan, mas maganda ang view dito. Tingin naman sa magandang view. Okay. Tingnan dito, maraming tao. Maraming tao. Maglilipat po tayo dahil marami daw tao dito. Masyado. Ayan. Tayo. So pwede na po tayong gumala pero ingat-ingat lang. Yung distance pa rin po ay panatilihin po natin. Pag summer dito, mayroong bar. Masarap ang aperitibo, kaya lang, makal. Okay. So dito po sa pag summer po, ay mayroong isang bar na masarap pong, ano yung tawag doon? Ah, aperitibo sa Italiano, pero sa English ay? Happy hour. Happy hour daw. Kwento ka naman about sa Perencia Amore. Yung interesting na hindi pa alam ng ating mga bro. Dito ako lumaki. No, bukod po doon na dito ta siya lumaki. So ano pa? Bakit pinangalan sa kanya itong lugar na to? Kasi very, 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 very famous siya. Gumawa siya ng maraming masterpiece. Katulad na David. Magkukwenta ko. Oh, sige. Magkukwenta si daw si David ng Michelangelo. Di ba dapat sa Bible ay maliit lang siya na bata na maliit lang yung katawan. Pero si Michelangelo ginawa niya parang muskulado na pogi talaga na ano. Kasi gusto niyang i-represent yung hindi yung physical David kundi yung puso ni David na maganda na strong siya. Kita niya yung mga bro, meron tayong natutunan ngayong araw na to. Si David, kita ko sa inyo yung view ulit. Okay mga bro, ngayon itutour tayo ni Amore Mrs. Bagitin mo sa amin yung mga lugar na to. Ayan. Okay, unang-una makikita niya yung Arno River na yun yung river na inaano lang buong Toscany. At yun yung Ponte Vecchio, pakita mo yung Ponte Vecchio. Ponte Vecchio, kaya sa sikat sa Firenze kasi doon ang pinakamaraming jewelry. Ngayon, sarado dahil nga sa pandemic. Pero yun yung talagang kahit nung 18th century, ay maraming mga jewelry at doon pumupunta yung mga mayayaman. Pai, makikita niyo yung tower na yun is Piazza Signoria. Saan? Yun. E poi sempre nakita niyo na sa nakarang video yung Duomo na bukod sa Duomo yung cathedral na yung campanile, ang tawag doon campanile yung kung saan nag-ano ng bell ni Giotto. E poi yung sa baba samba. Ito. Makikita niya yung library. Yan yung National Library ng Florence. Doon ako nag-aaral nung college ako. At doon yung maraming doon nilalagay yung mga libro na na-survive sa nung flood, nung nakaroon ng flood dito sa Florence. Kasi makikita niyo, di ba may river. Isang beses, 1960s, ay nag-flood yung buong Florence at maraming mga bagay na nawala. Pero yung mga libro na na-survive, na nakuha na nila, doon nila nilagay. Ano ba yung library niyan? May mga English din siya? No, pero Italian at mga hindi mo pwedeng kuhanin kasi pang ano lang. Mm-hmm. E poi basta. Okay.
Yan, so paalis na tayo. Uwi na tayo. Okay. So, ano masasabi niyo mga bro sa lugar na to? Di ba maganda? Okay, next time balik ulit tayo dito pag summer time. Okay. Medyo malamig pa rin ngayon hanggang ngayon kasi. Okay, let's go. So mga bro, itong lugar namang ito yung tinatawag naming Porta Romana. Ito. Magmula dito, papasok sa city ng Florence. Okay, mga bro. So kahatid ko lang kay misis sa bahay at lumabas din ako ulit dahil may gagawin pa ako. Subukan ko sigurong magpagupit dahil medyo iba-iba na yung direction ng buhok natin. And kasi itong hapon na to ay muling nagbukas yung mga barbershop. So titignan natin kung makakapagpagupit tayo kung hindi kailangan ng appointment. Oo, ano yun? Pero nawa, hindi magtagal matapos na rin po itong sitwasyon na ganito dahil siyempre unang-una naapektuhan yung ating mga trabaho, yung ating mga kabuhayan. At siyempre hindi lang tayo yung naapektuhan, maging yung mga pamilya natin, lalo kung meron tayong mga sinusuportahan. So panalangin po natin na matapos na po itong pandemic na ito. So mga bro, pasensya na kayo kanina kung medyo bitin kayo dun sa ating munting tour kanina. Dahil lumabas lang kami ng saglit ni Mrs. dahil nga para at least maiba naman yung atmosphere. Kasi araw-araw na lang sa loob ng bahay, sa trabaho. Pero syempre, kanina, hindi naman tayo pwedeng magstay ng matagal doon dahil syempre mahirap na, di ba? So, ayan po. Puntahan natin saglit kung meron ba silang pwesto para sa atin. Makakapagpagupit tayo ngayon. Kasi po sa nung nakaraang taon, yung pinakaunang lockdown po natin, yung sa totoo lang po ay 1 year talaga, exact po talaga 1 year na hindi po ako nagpagupit. So mahaba po talaga yung buhok ko po. Wala tayong pwesto ngayon. So bukas tayo magpapagupit. Kumuha ko ng appointment bukas ng alauna ng habalik tayo din dito bukas. Dito na tayo sa mga bahay bro. Tapos ulit itong maghapong na to. And tingnan natin kung anong niluluto ni Amore Mrs. ngayon. Sabi niya magluluto daw siya ng hindi ko alam anong pangalan nun. Pero tingnan natin. Let's go. Okay, yan si Mrs. Amore Mrs. So, ang niluto niya ay ano yun? Talong. Pasta kung sugo, Oo. Pasta na may sauce na tomato and talong. Sa Italiano? Pasta kung sugo, alermelanzane. Wow! Pangalan pa lang, social na. Pero pag tinagalog mo, talong with cheese. Okay, so yun, magluluto daw siya ng Italian na... Okay, Italian na... Dish. Pero yan daw, niluto niya ngayon ay experiment lang daw. Pero syempre, pag yung mga Pilipino
Naluto naman, ako naman ang gumagawa. Tipo mga adobo, sinigang, tinola, manginasal, yan. Arroz caldo, goto. So, ayan. Okay, balik tayo mamaya dito mga bro, pag luto na yung pinipipir ni Amore Mrs. Okay. Okay mga bro, ayan. Natapos lang namin kumain at nagligpit na rin ng konti. So, approve yung niluto ni Amore Mrs. Sa bahay naman, parehas naman kami nagluluto. Although minsan talaga, si Mrs. wala na rin siya masyadong time sa pagluluto. Kaya kumbaga, salitan na mag-usin na yung kung mayroon siya time. Yun po, mga Italian dishes o yung mga niluluto niya. At ako talaga, sabi ko kanina, mga Pilipino. Pilipino food po tayo. See you po next time sa ating susunod na video and samahan niyo ulit ako sa mga gagawin pa natin. Hanggang dito muna tong video natin ngayon and I hope na nag-enjoy po kayo dito sa ating pong simpleng video na ginawa ngayong araw and nagustuhan niyo yung simple na tour natin kanina. Magdubitin talaga pero sabi ko nga hindi naman tayo pwedeng magtagal doon. We pray na maging maayos na po ang lahat. Sa ganun, maging maluwag na yung mga place na pupuntahan natin at makakapasyal po tayo, okay? So, in a way mga bro, hanggang dito mo lang muna sa videong ito. And see you po next time, okay? So, God bless po sa ating lahat. And ingatan po kayo ng Panginoon. Okay? So, let's go. Bye-bye!